Hi guys, good evening sa iyo lahat nandyan, sa lahat ng mga subscribers ko, maraming salamat sa lahat. May sasabihin lang pala ako, ako na yung mag-i-explain kay Inday Marie para at least maintindihan niya yung report ng police. Okay. Inday Marie, yung sinabi mong 8 counts nung Estafa ay taga Bacoor yun. Okay? Taga Bacoor siya. Ang pangalan niya ay si Enrich Labukay. Okay? Enrich Labukay. Bakit ipagpipilitan mo sa sarili mo na naging fake news kami? Na ayaw mo ba talagang intindihin lahat ng mga nababasa mo? Alam mo yon, di ba? Nagmukha kang tanga. Nagmukha kang bobo. Nagmukha kang ewan, no? Sa lahat ng mga action mo. Okay? Yung binilugan ko na ipinost mo, okay, napasama ko lang yung kay Enrich Labukay. Napasama lang yung taga Bacoor. Number 5 kasi siya. Ang liliit ng mga pagkasulat, pag-i-zoom ko yun, syempre may mawawala doon, no? So, ang ginagawa ko, binilugan ko, napasama yung bilog kay Enrich. Ha? Ngayon, yun yung may 8 counts na Estafa. So, ang sayo, wala namang nakalagay na 8 counts doon. Ang nakalagay lang doon ay bigamy, falsification of documents, and Estafa. Ikaw ay nasa number 6. Maricris Tipasi Rojas, na taga Gaya-Gaya, Bulacan. Okay? Kaliwaliwanag, hindi, Marie. Huwag kang tumalon. Yung pagbilog ko lang talaga ay nasubrahan sa sobrang laki ng pagbilog ko. Okay? Pero kaliwaliwanag doon, kung binasa mo ng maigi at wala naman akong sinabi doon sa caption ko na ikaw yung may 8 counts. Ikaw lang ang nagsabi doon. Okay? Kaya ako nagsasabi ng ganoon kasi nga sa akin galing yung screenshots na may bilog. Okay? Alam mo, hindi, Marie, sa totoo lang, nagmumukha ka talagang boblax. Oo. Masakit man tanggapin na nagiging bobo ka, tanga, nang dahil sa pakiramdam mo sa sarili mo na nagiging naive ka na. No? Yes, totoo yan. Katulad lang din kay Norman Mangusin. Kaya ang tawag ko sa inyo, kulaang in kulaong. Kasi nga, sa mga actions nyo, nagiging bobo kayo. No? The way kayo na magpaliwanag para sa part nyo, imbis na ayusin nyo yung paliwanag nyo para hindi kayo magmumukhang tanga or ipapalabas nyo sa sarili nyo na mali kami, tama ka. Ganun. Kaya alam ba, paano mo naman masasabi na mali kami kung ang hawak namin igaling talaga sa police station? No? Mula talaga sa police na yung police station na yun, na yung humuli sa'yo, na dun ka nakakulong. Diba? So, wala kaming ginawang katarantaduhan. Ipinos namin, alangan naman, igagawa pa ako ng bilog dun. Tapos, heto ka, hindi, Marie, pero hindi naman sa'yo. Diba? Diba? Ako na yung magiging fake news dun. Ako yung pwedeng kasuhan ng taga Bulacan Pio na libel. Kasi nga, gumagawa ako or perjury. You know, perjury. Ganun. Yung pagsisinungaling kontra sa kanila. So, ayun. Alam mo, sa totoo lang, kung iisipin mo lang kung iisipin mo lang talaga na kung paano mo harapin yung next part ng buhay mo after nung makulong ka, no? Sana patunayan mo na ngayon na, sige, naghuhunos-dili ka na.
Hindi yung walwal ka ng walwal dyan. Nagwawal ka at nagwawalwal ka, naninindak ka pa. Okay? So, kami naman, handa rin naman kami. Dahil nga, hindi namin yan ilalabas kung wala ka naman ding ginawa. Ha? Una sa lahat, naging vlogger-vloggeran ka. Okay? Vlogger. Nag-media-mediahan. Yun lang. Pero, heto lang ha. Una sa lahat, kung hindi ka lumabas nung panahon ni FLM, okay, ni Kulaong, nung time na yun, hindi sana hindi ka makakalkal. Okay? Hindi sana hindi malalaman namin yung pagkatao mo at buong pagkatao mo. Ganon yun. Diba? Hindi sana hindi ko makukuha yung mga kasalanan mo. Ganon yun. Kung nananahimik ka lang sana dahil marami kang kasalanan nung time na yon, marami kang ginawang kabulastugan sa buhay mo since before, itinago mo na lang sana. At hindi ka na lang sana gumawa ng eksena. Kasi nga, hindi ka kasi nag-iisa lang. Okay? Vlogger ako. Political vlogger ako. Ang hilig kong mangalkal. Oh, ako mismo yung nagkakalkal doon. Kumbaga, ako yung mismo yung nag-iimbestiga para meron akong ilalabas. Okay? Pero hindi ako basta-basta naglalabas, Inday Marie. Nagumagawa lang ako ng kwento para sirain yung isang tao, i-degrade ka. Hindi. Hindi ko ginawa yon. Kasi nga, mismo nakita ko, umpisa pa lang, na nasabi ko na hindi ka kasama or hindi ka tauhan ng PCO or PT before. So sa ginagamit mo dun ano ka ng PT before, di ba? Ano ka ng DDS, Malacanang priest, mga parang ganun, isa ka media. Pero ang nilalabas mo sa DCW mo ay partner ng PT before. At ano ka ng DILG. Okay. Kaya nga lagi kong sina-shoutout dati si Secretary Anyo. Dahil nga doon at saka si Secretary Antanar, dahil nga ginagamit mo yung PT before. Okay, so napatunayan naman namin that day, no, that time na nakuha ko na sinabi ni Secretary Antanar na hindi kanya kilala. At wala ka doon sa miyembro ng taga PT before, no? O Malacanang priest. Ngayon, yan ang lagi mong pabulaanan, pinapabulaanan na isa ka media, di ba? Oh. So, mas lalo kaming nagdidig, no? Lalo-lalo na yung nakuha ko yung Marie Chris Tamara Tipasi, Tamara Tipasi, no? Rojas mo na, nung tumanggap ka ng award, dun sa, kay Danilo Mangahas, nung kwan mo. Alam mo, lahat ng yun, Inday Marie, nailabas na. Okay? Kung ikaw magsasalita ka ng pananakot sa amin or lalong-lalo na doon sa mga taong alam mo yon yung pinagtanggol ka before, pagkatapos ngayon nakita nila kung sino ka, huwag mong takutin yun. Tsaka alam ko na hindi ka makakapunta doon sa Tulfo Brothers. Kasi nga, pag pupunta ka doon sa Tulfo Brothers, alam mo na yon. O kung nakalimutan mo, baka sa sobrang galit mo sa amin, no? Na tinatakot mo, sabi, meron na nga daw yung kaso kaming dalawa ni Ate Cherry, at si Latakiro, si Simni, at si George, at si Graveyard, ay dadalhin mo sa Tulfo. Magpapatulfo ka. Subukan mo. Okay? Subukan mo. At ako, Inday Marie, unang bisis mo ginawa yun sa akin. Alam mo na yan, binasura ng fiscal, binasura ng judge. Ha? Yung file mong kaso sa akin. So, itong pangalawa na to, nakakahiya, no? Ako na tuloy yung nahihiya laban sa'yo. Actually, kinausap naman kita na ayusin mo yung buhay mo. Alam mo yon. Sinabi ko na yun sa'yo, dahil ayusin mo yung buhay mo, harapin mo yung mga biktima mo. Yun naman pala eh, pagharap mo yung biktima, nagpapaawa effect kay Ngayon, ang galing mo, ha? Nananakot ka pa. So, hindi na ako masisindak doon. Okay? Intayin ko yung sinabi mo. Okay? Naka-ready lahat. Nakahanda lahat. Pati mga resibo. Bobo ka kasi. Number 6 ka. Hindi ikaw yung 8 counts. Okay? Si Enrich yun, number 5. Inday Marie. Huwag maging bobo.
wag magiging tanga.